Eksklusibong balita sa DZRH simula kagabi hanggang ngayong umaga, magkakaroon ng soft opening ang Boracay sa loob ng 4 buwan. Itong inanunsyo ng Department of Interior and Local Government sa pagdiriwang ng ika-apat na put lima yun na anibersaryo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung anong iba pang plano ng pamahalaan sa Boracay, alamin natin sa report ni Mabel Aribe. Mabel, kahit medyo mabibigat yung mga isyong pinag-uusapan dyan, kumusta naman yung selebrasyon ng anibersaryo ng KBP? Mabel? Yes, Dennis, masayang ang ipinagdiwang ng mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang kanilang 45th anniversary na dinaluhan pa ni na Senator Win Gatchalian, DILG Assistant Secretary Den Sing at ang newly elected na PNP Chief na si General Albayalde. Pinangunahan ni nakapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Chairman at Manila Broadcasting President Roberto Nicdao Jr., KBP President Hernan Basbanyo, kasama ang mga bisita na sina Senator Sherwin Gatchalian, PNP Chief General Oscar Albayalde at Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Epi Maco Den Sing ang 45th anibersaryo ng KBP sa Makati City. Sabi ni President Basbanyo, masaya sila na umabot ng 45 taon at umaasa na magtatagal pang organisasyon para sa tama at napapanahong paglilingkod sa publiko. The KBP has certainly gone a long way, and this is brought about by the efforts of our forefathers and past officers and the members of the association. So let's continue on, you know, doing a lot of good things for our networks, because in so doing, we're doing a lot of good things also for the industry and also for our country. So mabuhay ang KBP. Sa selebrasyon, pinuri ni Senator Gatchalian ang KBP na nagiging daan ng tamang pagbabalita at hindi nagpapakalat ng fake news. The KBP plays a very important role, no? To balance all of this fake news and all of this wrong information or misinformation spreading around the internet. And that's why, for me, one of the most important pillars of our democracy is having an organization like the KBP. Sinunda naman ito ng pagbati ni ASEC Den Sing sa KBP kasabay ng magandang balita na maaaring gawin ang soft opening ng Boracay sa loob lang ng 3 hanggang 4 buwan na. We will be able to have a soft opening of the island by 3 to 4 months. A soft opening, quote unquote. As long as we meet certain milestones. Part of the milestones are starting July and August. If we have 30 consecutive days of water discharge that are within the standards of DNR, we are able to demolish 100% of the illegal, the violators of the 25+5 easement rule. Itinanggi naman ng opisyal na may banta ng terorismo sa isla, kaya wala dapat anyang ipag-alala ang mga residente. Base sa pag-uusap namin ni General Binag, Pro 6 natin sa Regional Director sa Region 6, walang ganong kwento na nakapasok yung ISIS. Nagpasalamat naman ang bagong talagang PNP Chief sa KBP sa pagiging katuwang sa tamang impormasyon at responsableng pagbabalita. Would like to thank you and of course thank each and every one of you for the support that you've been giving to the Philippine National Police. And I'm sure alam nyo kung ano yung project namin ngayon, yung focus namin, while we have this, sabi ko nga, itong war on drugs, we also have this internal cleansing. Kung yung ating Pangulo ay meron pong political will dito sa sinasabi niyang anti-corruption, anti-criminality sa ating bansa. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng 45th anniversary ng mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at inaasahan pa nga nila na hanggang forever na ang organisasyong ito na pinuri rin ng kanilang mga guest of honor. Para sa DZRH Network News, Mabel Aribe, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat. Nagbabalita si Mabel Aribe. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.